Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit na kakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang abot ko rin lahat ng mga pangarap ko. Sinusumpa ko. Ako si Maria Recuerdos. But people know me as... Good morning, Miss Mia! Here comes another day in my life. Walang oras ng pagpapanggap. Kunwari perfect. But I love my job. People respect me here. Chill! Oh, that's Chill. A respectable woman in work and a patron of the bars around the vicinity. To me, she acts as a daily reminder to loosen up a bit and stay young. But I never do. Mia, stop screaming. I'm sorry. Anyway, how are you? I'm fine, how are you? You should have been there. Many, many happy birthdays. I have work to do, but Work. Mamaya, nililulog mo na ang sarili mo. You should learn to teach them. Walang bago sa mga greetings na to. Just the same old casual stuff every day. Ano po yung schedule mo, Lydia? What is it? For the summer, as always. And that's Amy, my trustworthy secretary who I eventually considered as a friend. I don't need to worry kasi nalagay ko na lang kakailangan mo sa table. And I think that's all. Oh. Remember that you will be eating lunch with Alice and Claire later. Okay, thanks, Amy. You're the best. Just doing my job. Take it now. You should start with me. Mahirap. You know, always trying to beat a deadline. If not, trying to be the best. Pero kakayanin ko ang lahat. Kailangan kong kayanin. Para sa kanila rin naman to. Anyway, speaking of, alam mo ba, wala na wala.
Katiting na nga lang ang oras na para sa akin, darating pa ang magaling kong pinsang si Mae. Ay, May pala. Eh naku, mula bata pa lang kami mahilig ng makisawsaw yan eh. Idagdag mo pa ang katarayan niya. Mukhang napaglipasan na ata ng panahon. Walang kasama kundi mga alaga niyang pusa, aso at dagang costa eh. Walang ibang ginawa kundi maglaro ng adorable home maghapon. Higit 5 taon mula nung huli pa kaming nagkita, tsaka lang muling nagpakita nung tuluyan na akong nakaraw sa kahirapan. Wala, may kailangan to. Ano na, May? Ano na naman kailangan mo sa akin? Ganun ka na yata ka talaga kahirap, Mary. Kaya yung pagpunta ko dito, hirap na ako. Pa ako nahanap, eh hindi naman na tayo nag-uusap. Anong kailangan mo at nag-abala ka pang hanapin ako sa magulong mundo na to? Hanggang ngayon, hindi ko pa lang talaga alam kung bakit ako penalize at gusto na yun. Hindi ko naman naranasan kung kayo yung life kayo na ang dandang pero inaabag sa kanikita nila. Ah, pinalaya sa trabaho. Mukhang alam ko na. Kaya ako na pwede niya. Kung pwede lang naman. Baka pwede mo kang pasok dito sa kapanya niyo. Huli ka! Yan! Sige, keep on talking! Kunwari catch up tayo, kunwari na-miss mo ko. But in reality, you just need something from me. The nature of man is really despicable. Siya nga pala, kamusta si Alas at Len? Huy, hello. Ano naman sila? Gusto ko lang makita mga bata ka na minsan. Perfect! Alam mo naman, mga bata ko pa sila muling nakita. Kaya ba sila pwede? Kung wala sa paso ka. Ma? Salamat sa Diyos! Hindi ko usapin pala kayo. Pinakak ko kasi ang namin si Amy eh. Okay lang. Sorry, May. Kailangan ko na kasi dumawa ka ng ibang bagay. No difficulties. What? Yun na yun? Ay, nako! Eh kasi... Ma, pasensya na ako sa abala. Pero nagbabaka sa fire lang kung pwede akong mag-i-minus. Graduation po kasi ng anak ko. Kahit isang araw lang po, gusto ko lang po siyang samahan ko kahit mga stage. Sabi niya po sa akin eh, kahit tinakulong na. Pero kailan ko po yun, di lang po yung nagsasabi. Pero gusto niya kami makasama ng mama niya. Miss Mia? Miss Mia? Asensya na ako, napadadyan ako. Sorry, anyway, regarding sa request mo, sure, as long as tapos na lahat yung mga kailangan mong tapusin. And don't forget to inform your superiors din, ha? Talaga po! Salamat, Miss Mia! Mia, let's go. To where? Here's a kitchen lunch with your kids. Mga pala, nakalimutan mo. Minutes, you need to get back to work ASAP. Ha? 30 minutes? Hindi ako mabubusog sa 30 minutes na yan. Anong talaga magluto, mag-order, tapos 30 minutes na ibibigay mo? Well, according to Miss Minutes, schedule ko pa. According, yes, schedule na. Pwede naman natin, cancel na lang yung work meeting with this report, and then, pupag-off na akong check-up mo. Next time na lang yun, titik na natin. Miss, those files are confidential. Hindi po pwede kalabin yan. Eh, eh po sa'yo yun. Dami mo dalas. Sinasaya mo yung 30 minutes ni Mia. Alex! Clear! Long time no see! Oh, ito ba eh! Pero sa'yo na nga, it's May nga! Oh, Alex! Sabi na tayo! Dito kami naman yung mami! Sige na nga! Patagpo tong sekretary ng mami mo! I'm so sorry, I'm late! Kain na tayo! Diba, ako lang sa'yo. Mami, may family day po kami bukas. Wala ko teachers na ang mga friends. Sorry. I'll go. Ay, sabi niyo pala ni Daddy pa pala po mga siya. Sige, hello. Okay. Game, okay. We're meeting natin tomorrow, ha? Time for game, sharp. You have to be there. Game, ito kasi. Masuna na ako. Claire, sinabi yan kay Day. Hindi siya available. Milagro na lang ang makakasama natin yun. Kuya, you have to give her a chance. Mali pa naman ipa-cancel yung board meeting na yun or habol na lang siya sa work. Chance. Cancel.
Ano mo po pinagsasabi mo? Hanggang ngayon pa naman umaasang pa rin mabuo itong pamilya na to? Yeah, no. It's just that... Talaga, Claire, hindi ka umaasa kahit konti. Hindi. Eh, bakit tinanong mo rin si Daddy? Eh, ano ba masama kung umaasa akong mabuli pa? Amy, di ba sabi ko sa'yo, you have to tell me these things in advance? Sinabi ko na siya 2 days prior. Eh, di cancelin natin, 1 day prior. This is a very crucial meeting with the Singaporean investments. Hindi ito pwede i-miss. Hindi mo ba nakikita? 30 minutes na nga lang meron siya sa anak niya, tapos sasakupin mo pa? Ay, ganito na lang palagi. Bakit kailangan mamili kung trabaho o pamilya? Bakit hindi pwedeng parehas na lang? Kasi gusto kong ipakita sa mga anak ko na mahal ko sila. Kaya lang, lagi na lang may sumasagabal eh. Kahit bihira ko lang sila makasama, para sa kinabukasan din naman nila to eh. Okay lang. Go na bala sa anak ko bukas ha. Mia, pag umalis tayo ngayon, pwede pa tayo lumapit. Let's go na. Go. Ako na lang ang pagkakasyo. Ilang siya ko. Kaya ako kumain. Dine na time. Punta sila Claire at Alex kasama ang kanilang ina sa paaralan. Tuwang-tuwa si Claire para sa mga parangal na natanggap nila ng kanyang kuya. Ngunit sadyang marami lang talagang iniisip ang kanilang ina. Kaya't hindi napansin nito ang mga pinagmamalaki ng kanyang anak. At ganun-ganun na lang, kinakailangan uli si Mia sa opisina. Kung kaya't kinakailangan umuwi na ni Claire at ni Alex. Labis ang lungkot ni Claire dahil hindi na naman nila makakasama ang kanilang ina. At syempre, hindi na bago kay Alex ang dismayang nararamdaman nila. Ba't ngayon ka lang? Traffic! Ilang araw ka nang di umuwi ah! Bakit? Di na ako pwede magtrabaho ha? Sino ba gumagawa sa pamilya to? Ang sabi mo, traffic! Pero hindi ka na umuuwi! Nagtatrabaho ko para sa atin! Sabihin mo sa akin! May kabit ka ba ha? Ako? May kabit? Oo! Ano? Ba't ako may kabit? Para wala nang asawa! Para sa pamilya natin! Wala nang asawa! Hindi ka nararamdaman! Talaga? Hindi na! Hindi mo nararamdaman mga sakripisyo na ginagawa ko para sa pamilya Wes! Ko! Mamili ka! Mamili ka! Miss Mia, may doctor's appointment kayo na while. Miss Mia? Miss Mia, hello? May doctor's appointment ka po naman. Nakalimutan ko. Okay ka lang po ba? Tara na. Sige po. Ba't nababatid ka na naman, bro? Wala.
Yung bring up na naman ni Claire sa mami, hindi na natuto. Mas mahal nga ni mami ang trabaho niya. Hindi na nga umuwi na bahay yun eh. Hayaan mo na, Alex. She's doing it for you guys anyway. She'll come through someday. Wala lang pa. Hindi na ako maasa. Bahala na sila. Laro na lang natin ito, pre. Wait lang, kayo muna. Gano'ng katagal yung travel mo? Isang oras, dalawa. Hello. Hello, kuya. Ano? Ano ba yan? Problema ba yan? Hindi kuya, basta please. Siguraduhin mong di masasayang oras ko ah. Yo, una na ako, tumawag sila yun. Kaya mo. Sige, ingat. Sige, pre, ingat ka. Thank you. Sige. Habang nanonood si Mia at si Claire, kinento ni Claire ang pambubuli na nararanasan niya. Habang nakikwento si Claire, bigla na lang kumatok si Alex. Nakauwi na pala ang kanyang kapatid. At labis na lang ang inis ni Alex nang makita niyang nasa bahay ang kanilang ina. Labis ang inis nito dahil sa pang-iinsulto na natanggap ni Claire noong wala ang kanilang ina. At dahil dito, nagpaalam na lamang si Alex na pumunta ng kanyang kwarto. Ngunit, pinigilan siya ni Claire. At sa pagpigil ni Claire, mukhang wala na talagang magagawa ang mag-ina, kundi pag-usapan ang nangyari kay Claire nang wala si Alex. Kuya, umupo ka muna dito. Kinikwento ko kay mami yung mga bumubuli sa akin. Walang may pake, Claire. Hayaan mo na, Alex. Go on, Claire. I'm listening. Wow! Listening! May himala kang nagaganap. Kuya naman. Umuwi ka lang sandali, grabe ka ng mga pagsabi ng listening. Bumalik ka lang sa trabaho, matutag doon ka lang magaling eh. Alex, nanay mo pa rin ako. Nanay? Bakit? Nasaan ka nung graduation namin? Nasaan ka nung confirmation man lang? Nasaan ka nung mga iyak-iyak si Claire dahil sa pagbubuli sa kanya? Alam mo, buti pa ibang mga bata. May award man o wala. May kasama man lang sa pagkakit ng stage, pero ikaw, nung wala na si Claire sa top 10 at lahat-lahat na reject ako sa varsity, wala pa rin kayo! Parehas kayo na magaling kong tatay! Huwag niyo magbubabang hindi yung anak! Huwag niyo kong tatay sa mamabahay na to! Oo nga pala! Yung tatay kong non-existent kasi pabaya ka! Kung di mo sana piliin yung trabaho mo, eh di sana! May tatay man lang kami hanggang ngayon, di ba? Makapagsalita ka! Kaya mo na buhay sa sarili mo, ha? Hindi! Ang bastos na bibig na itong kuya mo! Walang respeto! Respeto? Matagal na yun, si Maya ng iwan mo, may para sa kanil mo, ma! Ganyan ka? Hindi mo na-appreciate? Para kanino ba itong nagagawa ko? Para sa inyo rin ito! Para sa inyo! Para sa future nyo! Sa future yan! Hindi na namin marami mo gusto namin sa buhay! We don't have anyone to guide us! Mas present pa si Yaya kaysa sa'yo! Kuya, sobra pa ka na! Ano ba? Huwag pa makabulan ka sa magaling mong nanay! Tama na ka! Ano pag hindi mo maintindihan ba? Hindi mo maintindihan yung pag-iisa na naranasan namin ni Claire! Wala akong kwenta! Sabi ka! Alex! Sorry! Unti-unti, sinusubukan ni Mia hanapin ang dating nawawala. Sinusubukan niyang ayusin ang dating nasira. Ang tiwala. Ang tiwala ng kanyang mga anak. Thank you.
Kamusta na exams mo, anak? Mahirap mo, pero kaya naman. Kaya mo yan eh. Uy, kuya! Good morning, Alex. Ay, ma'am, yung pinahanda niyo po. Alex, anak, teka lang! Ano? Bawon mo! Pwede ba? Alex naman! Tumigil ka na! Nak, please! Gusto ko lang naman makabawi sa'yo eh! Ma! Can you please stop? Hanggang kailan pa ba? Kailangan ko pa bang lumuhod para lang mapatawad mo ako, anak? Anak! Kung alam mo lang, ma. Ayan, Mia! Sinasabi ko sa'yo! Ay! Ano ba piting dito? Oh, Mia! Ano ang plano mo sa mga anak mo? Hindi naman pwedeng ganyan lang kayo habang buhay. Ewan ko ba sa'yo? Ang yaman-yaman mo nga. Ikadaleche-leche ka lang sa pamilya mo. Ma'am, hindi naman po sa nakikigulo. Pero hinahanakan po ang mga bata lagi. Yung si Alex, galit po yan. Pero, mahal na mahal niyan, alam ko. Opo. Sige na yan. Hindi mo talaga siyang gagawin ko, Mi. Baka naman pwedeng pakiusapan si Alex para sa akin. Mia, I can only do so much. Pero alam mo, asa'yo pa rin yan. It's just that, I missed so much of their lives, alam mo yan. Hindi nga ako nakatid ng graduation ni Alex, di ba? Kasi hindi ako pinatunan. Alam mo naman yung takot kong matulad sila sa akin noon. Walang kaya, araw-araw gutom, namamalimos, para lang makakain ng kanin na toyo, di ba? Yun lang naman yung gusto kong malaman nila eh. Sige, kaya mo. Kakausapin si Alex. Ano ba ito? Ano ba tao dito? Oh! Alex, nandiyan ka pala. Tita. Paano mo? Napapadalas po ata kayo dito ah. Ikaw na ba papalit kay mami? Ay, yung mami mo kasi, kinukulit ako. Gusto mong papasok ko doon sa kumpanya niya. Eh, syempre, tinanggap ko na. Nakasama mo sa akin. Alex, pwede pa kitang makausap. Ah, hindi pa kausap pa kita ngayon? Ang batang to, napakabastos kahit kayo. Bigyan mo naman ang pagkakataon ng mami mo. Ginawa lang naman niya lahat yun para sa inyo eh. Ayun na nga. Eh, tinanong niya ba kung ayun yung gusto namin? Iho, ayaw lang naman niya matulad kayo sa kanya dati. Kung alam mo lang kung gano'ng kahirap ang buhay niya noon. Sige, sabihin na natin maling nagpabaya siya, oo. Pero iho, huwag ka lang sana magtanong galit sa puso mo. Bigyan mo na ang pagkakataong bumawi ang mami mo, please. Tita, ba't ka ba nangyayalam? Ang dagal mo sinasabi, tita? Sinasabi ko lang naman sa'yo. Ang ingay mo, tita. Nakakainis ka na kasi mga ilam, tita. Tita, kailangan mo sa'yo. Ingay mo, tita. Mga bata talaga eh. Alex? Mami, kamusta ka naman? Okay lang, ikaw sa school. Okay lang po, nakuha ko ng matas na game. Thank you. Damat? Oo nga ma. Papi. Ay maniwala eh. Normal distribution. Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun. Mama, baka makalimutan yun. Sigur ko pa. Thank you. Ma, tumutulog sa green cheese. Ma, ko na. Sorry ma. Okay lang yun, Alex. Sige na. Pumiling ba? Lalabas tayo? Saan niyo gusto? Shopping? Food trip! Okay, sige. After nito, mag-bees na kayo. Ito si Baby. Oh. Baby! Yes! Mag-bees ka na, my treat. Well, sana... Ang social, ma'am! Thank you po! Yay! Ano to? Anong narinig ko? Lalabas kayo? Yes. Sama ka na, tita. Sama ka, tita. Ito na. Give me 5 minutes. Ang tagal pa nun, 1 hour. Bilhan mo na. Araw ay babarating.
talaga umiyak. O ano kuya, may galit ka pa ba? Kanino? Kay mama. Ganito pala pakiramdam, no? Kapag kasama si mama. Bawit pa kaya ito? Nakuha ko na diagnosis mula doon sa mga laboratory test. Pasensya na, Miss Primavera. Hindi maganda ang mga confirm ng mga test namin na may Alzheimer's. Eh, ikaw ba? Nakakuha mo na ba kung anong gusto mo? Oo, kasi pati na ngayon. Kahit wala si Daddy. Hindi naman porkit wala yung isa, wala na lahat eh. Baka naramdaman ko pa rin naman yung pagbaba ng magulang kahit si Mami lang nandyan. Just like they say, there's nothing wrong with them. Tamaan ka na lang dito sa clinic as soon as possible. Kailangan ng higpit na lang mag-absorb sa'yo. Sooner or later, hindi na yung pinsan mo ang magbabantay sa'yo. Kung ako sa'yo, inform your children already about it. Ano? Mas bago. Kahit naman wala si Daddy, ano yun, dito pa rin siya. Hanggang dito na lamang ang iyong mga luha. Tahan na. Tapos na ata si Mami. Mama! Gusto nyo na tubig? Oh, thank you. So, meron ka. Saan tayo sunod? Japan! Alam, gusto ko mag-teacher lang. Dito may mag-ganan mo ka mo! Mami po! Pinakailangan na! Tayo! Kasamang naglalakad ni Alex, si Mia at si Claire. At sa paglalakad nila, natagpuan nila ang isang simbahan. Matapos nito, pumasok sila sa loob ng simbahan. At sa kalagitnaan ng misa, naalala ni Mia na matagal na nga pala siyang hindi nakapagdadasal. Naalala rin niya ang kanyang mga anak, pati na rin ang kanyang kalagayan. Tunay na kalungkot-lungkot nga talaga yung sinapit ni Mia. At kaya ganun-ganun na lang sa pagsapit ng ebanghelyo, tinignan niya ang mukha ng kanyang mga anak. Sa kagustuhan ni Miyang maalala ang kanyang mga anak sa kabila ng kanyang kalagayan. Unti-unti nang binubuo ang imahe ng isang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsasama, madalas nang nakakalimot ang kanilang ina. Yaya, yung cellphone ko. Ay, nakita ko po sa taas nung naglilinis ako. Ako na lang kukuha, ma. Uy, Claire! Nakaharang ka sa pinapanood ko. Ano pang tinitingnan mo dyan? Sa paghahanap nila sa cellphone ng kanilang ina, nakita ng magkapatid ang hindi nila inaakala. Ganito pala ang kinahihinatnan. Ang pinagdadaanan ng kanilang ina. Nasa tapat na nila ang katotohanang matagal nang itinago ni Mia. Katotohanang dapat noon pa, sinabi na. Ma, kailan pa? Kailan pa ang alin? Ang seryoso mo naman. Ano bang meron? Kailan mo pa tinago sa amin ang totoo? Hmm? Anong totoo? Na may sakit ka! Ano ko, Alex, sa akin yan. Nakatext lang naman kasi ako sa mami mo, nito lang. Hindi kita kinakausap, huwag kang makisausaw! Pero sa akin nga kasi talaga yan. Tita, may kinalaman ka ba dito? Hulaan ko anong sinunsal sa'yo ni mama. Pwesto sa mahal niyang kumpanya, no? Alex, saglit lang. Pag-usapan mo na natin to. Magkikin mo naman ako mag-explain sa inyo. Magsama kayong dalawa. Claire, naiintindihan mo naman, di ba? Kausapin mo naman yung kuya mo kasi sa'yo lang siya nakikinig eh. Naiintindihan? Anong
tingin mo sa akin, Ma? Hindi napapagod? Naunahan mo lang ako, pero sasabihin ko naman talaga, anak. I'm sorry, anak. Nagpatawad niyo pa ako. Bawat pagkulang mo, pinalagpas ko. Bawat pagkamali mo, inintindi ko. Lahat na ngayon, ginawa ko kasi umasa akong mamupa ulit tayo. Dahil nagtiwala ako. Claire, please, pakinggan mo muna ako. Kailan mo balak sabihin, Ma? Kung kailan muli na ang lahat. All this time, Ma! Akala ko kaya ka nandito kasi sa wakas, may halaga na kami sa buhay mo. Pero hindi pala eh. Oo, tama. Okay na tayo nun. Pero bakit kailangan itago mo sa amin? Kung sakit lang pala kailangan para makita mo kami, sana matagal pa lang namatay ka na. Ma'am, magpahinga na lang po muna kayo. Lungkot, takot, awa, galit. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ng magkapatid. Pamilya natin eh. Natanggap ko na nga na wala na si Daddy, pero ngayon, kukunin naman ni Lord si Mami. Pero Claire, diba sabi mo, hindi naman tao yung buong buhos ko nila. Basta nandun yung pagmama. Pero kahit gaano pa natin kamahal si Mami kung oras at Diyos na yung kalaban natin. Ano ba, Claire? There's nothing stronger than a mother's love. So kahit asan man siya, nasa work, nasa ibang bansa, or kahit nasa langit na siya, nararamdaman at nararamdaman ka rin natin siya. Isang pamilya. Buo pa rin tayo. God works in mysterious ways. At siguro nga ito na ang imaheng matagal nang nawawala. Ang imaheng hinahanap-hanap nila. Ang imahe ng isang buong pamilya. At bagamat patuloy ang pagtakbo ng oras, unti-unti nang natutunaw ang matitigas na puso dahil sa poot at galit. Poot at galit. Nabitawan na nila ang sakit at pait ng kahapon sa kabila ng katotohanan na kinakaharap ng pamilya na pinagbubuklod ng pagmamahal at pananampalataya. Unti-unti pinupulot nila ang piraso ng isang buong pamilya na naniniwala, nananalig, at nagdadasal. Thank you.
maintindihan? Hindi mo maintindihan yung pag-iisa na naranasan namin ni Claire? Wala kang kwenta! Masakta niya. Hindi, hindi ka gano'n. Ano lang, gano'n ka lang, tapos stop. Ang lakas eh! Takot ako ka na lang. Parang tumagilig yung bunga ako. As hindi siya part-time. Ha? Sama ka? Sama ko ha? Give me five. Ready. So guys, papunta tayo ngayon sa another shooting namin ngayon. Amen. With that gun. Yes. Sam. Matyanap natin. Sam. Maglalakad. Huwag na lang ako! Sorry. Una ka. Hindi pa. Sorry! Jackie! Gusto mong matusok ng tripod? Ayaw mo. Dito na! Sige na lang. Si Altubar daw ang tripe. Oh, Altubar. Maitlog ka ba? Excel! That's the best bro. Yeah. So right now, go get now the new... Ano scene to, pre? Ano scene to? Bensi. Mag-aaway sila. Hindi sila mag-aaway. Magbabati ba yan? Magbabati na ito. Magbabati na sila dito. Saan nga tayo pupunta? Tapos sasabihin mo. Saan nga tayo pupunta ulit? Tapos sasabihin, sa doctor's appointment po. Sa doctor's appointment po? Sige, sasabihin mo, sorry nakalimutan ko. Ay, sorry nakalimutan ko. Tara, alis na tayo. Okay, yun na yun. Sorry, I forgot. Oh, I forgot. Nakala ko. Three. Sige. Actors. But, oy, di ba marami kang ganyan, Yana? I-charge mo yung mga ganyan mo. Tapos dadalhin mo lagi. Oo, ako naman ang vlog. Oo, Adventure. Guys! Oh! Yaya.